Ang kontinente ay ang pinakamalaki at pinakamalawak na masa ng lupa sa ibabaw ng daigdig. May 7 kontinente ang ating mundo. Ang Asia o Asia, Africa, Europe o Europa, Australia, North o Hilagang Amerika, South o Timog Amerika, at ang Antarctica. Kung iaayos mo mula sa pinakamalaki hanggang sa pinakamaliit na kontinente batay sa lawak ng lupain, ano-ano kaya ang pagkasunod-sunod? Paano naman kung batayan ay ang dami ng taong naninirahan sa kontinente? Ganon pa rin kaya ang pagkasunod-sunod ng mga kontinente? Ating alamin. Batay sa datos na nasa kahon, ang Asya ang pinakamalawak na kontinente at siya ring may pinakamalaking populasyon. Samantalang kahit ang Australia ang ating pinakamaliit na kontinente batay sa lawak ng lupain, hindi ito ang pinakamaliit na populasyon. Ano kayang kontinente ang may pinakamaliit na populasyon na zero? Tama! Antarctica! Bakit kaya ito ganito? Malalaman natin sa mga susunod na aralin na ang klima, dulot na rin ng lokasyon nito sa ating daigdig, ang dahilan kung bakit walang taong naninirahan sa Antarctica. Ayon kay Alfred Wegener, isang German researcher o alimang mananaliksik, pinagtagpi-tagpi ang mga kasalukuyang kontinente. Ito ay parang jigsaw puzzle na bumubuo ng iisang tipak ng kalupaan. Ang mga kontinente ngayon ay isang napakalaking kontinente ng unang panahong tinatawag na supercontinent na Pangea. At ito na nga ang tinatawag na Continental Drift Theory. Ang Pangea ay tinatayang nanatili noong 200 hanggang 180 milyong taon na ang nakaraan. Umabot pa nga ito sa yugto ng Jurassic. Ito ay napalilibutan din ng isang super ocean na tinatawag na Panthalassa Ocean. Ang paggalaw ng continental plate o malalaking bloke ng bato sa kailaliman ng ating daigdig ang dahilan ng pagkahati-hati at pagkahiwa-hiwalay ng mga kontinente. Pagkaraan ng 200 milyong taon, nagsimulang maghiwalay ito hanggang mahati sa dalawa, Laurasia sa Northern Hemisphere at Gondwana sa Southern Hemisphere. Sa kasalukuyan, unti-unting gumagalaw pa rin ang mga kontinente. Tinatayang 2.5 sentimetro ang paggalaw palayo sa isa't isa ng North America sa Europe bawat taon. Ang teoryang nabanggit, ang Continental Drift Theory, ay nagbigay daan din sa pagkabuo pa ng isang napakahalagang teorya, ang Plate Tectonics Theory, na tumutulong sa pagtuklas ng lindol, bulkan at kabundukan. Hanggang dito na lang muna. Ito po muli si Sir Mike Sabanal. Paalam!